Magandang araw po sa lahat ng aming mga tagapanood na walang sawa na nag-aabang ng mga update ng informatibong video na aming pinag-aaralan. Sa pagkakataon pong ito, ang aming ipaglilingkod sa inyo ay ang isa sa mga matatandang serbisyo ng tren sa Pilipinas, ang Manila Pagsanhan Line. Gagawa po tayo ng pagbakas sa mga dating ruta ng daanan ng tren gamit ang Google Satellite Photo ng mga lugar sa layunin na maunawaan natin ang mga limot na daanan na ito na minsang naging pangunahing daluyan ng transportasyon at kalakalan ng probinsya ng Laguna. Sa serye po ng ating pag-aaral ay tutuntunin po natin ang linya ng tren magmula sa istasyon ng Kalamba hanggang sa bayan ng Pagsanghan kung saan ito ay dadaan at titigil sa iba't ibang mga istasyon. Ang researcher ay nagpapasalamat ng malaki kay Mr. Dirk Paul Celoso sa lahat ng pagsubaybay niya sa ginagawa po naming pag-aaral at sa kanyang website Philippine Trains Wiki na ginamit ng researcher para tuntunin ang mga matatandang dokumento ukol sa mga train sa Pilipinas. Kaya inaasahan po namin na susubaybayan po ninyo ang aming ginawang video. Sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating channel, pagpindot sa notification bell, at pag-like and share. Sa mga nauna po nating mga video ay atin pong tinalakay ang mga daanan ng tren magmula sa Maynila hanggang sa istasyon ng Mamatid sa bayan ng Cabuyao at maging ang linya ng tren sa loob ng Canlubang. Sa pag-aaral pong ito ay ating babakasin ang mga limot na daang bakal magmula sa Kalamba hanggang sa bayan ng Pagsanhan. Gagamitin po natin sa pagtunton ng daanan na ito ay ang satellite photo ng Google Earth sa mga bayan na dinaanan nito. Magmumula po tayo sa kasalukuyang istasyon ng Mamatid mula sa kuha ni Mr. Cesar Cambay na kanyang inilagay sa Google Earth. Mula po rito ay gagawa tayo ng pagbabaybay sa mahigit na 3 kilometrong daan ng bakal mula sa Mamatid sa hanggang sa istasyon ng Kalamba. Ang istasyon ng tren ng Kalamba ay binuksan noong Enero 24, 1909. Mahalaga ang istasyon na ito dahilan dito naghihiwalay ang linya ng tren na patungo ng Pagsanghan sa Timugan at ang linya ng tren na patungo ng probinsya ng Batangas. Sa satellite photo ng Google Earth ay makikita pa ang dating landas ng daan ng bakal papunta ng Batangas. Magmula sa Kalamba, ang pinakamalapit na istasyon ay ang Bukal na halos 3 kilometro lamang ang layo na ipinatayo dahilan sa kahilingan ng Philippine Sugar Estate Development Company na noon na magkaroon ng isang flag station sa lugar upang kargahan ng mga inaning tubo mula sa asyenda ni Don Francisco Gutierrez at dahilan sa ang linya ng tren ay dumadaan sa Hacienda Bukal, ang kahilingan ay pinagbigyan. Subalit, sa isang usapin legal ang istasyon ay pinasara ng Manila Railway Company noong 1916 na dahilan sa lumilitaw na ang flag station ay hindi ipinagagamit sa publiko. Samahan po ninyo akong bakasin ang mga daan ng bakal, magmula sa Kalamba, hanggang sa dating kinaroroonan ng flag station ng Bukal.
Mula sa bahaging ito ng bukal sa Manila South Road, ang susunod na istasyon ng tren ay ang Pansol. Ngayon ay titingnan po natin ang mga bahagi ng daan ng bakal na maari po nating makita sa Google Street View. Ang istasyon ng Pansol ay nabuksan noong August 15, 1910, at ang isa sa pinakamahalagang ginampanan ng istasyon ng Pansol sa kapanahunan ng kanyang eksistensya ay ang magsilbing tagapagdala ng mga pasaherong namamasyal sa lugar. Sa ganitong kaagang panahon nag-umpisa, ang Pansol bilang isang popular na resort site sa Pilipinas, na gaya ng mga makikita po ninyong litrato ng mga namamasyal sa Pansol noong bago maganap ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Magmula sa istasyon ng tren sa Pansol, magtutungo naman tayo sa flag station ng baryo ng Masili na sakop pa rin ng bayan ng Calamba. Nakapanghihinayang na ang malaking bahagi ng Google Street View ay hindi nakunan ng litrato ang mga porsyon ng linya ng daang bakal hanggang sa Masili, kaya ito lamang po ang aming maipapakita sa inyo. Sa ginawang pag-aaral ng mga nagsasaliksik para sa website na Philippine Trains Wikifandom ay lumilitaw na ang waiting shed na ito ang dating kinaroroonan ng flag station ng baryo ng Masili. Magmula sa flag station ng Masili ay magtutungo na po tayo sa kinaroroonan ng istasyon ng tren ng Los Baños. Base sa coordinate na ibinigay ng mga railway enthusiasts sa Pilipinas, ay lumilitaw, ito ang kinaroroonan ng matandang istasyon ng tren na nabuksan noong Agosto 15, 1910, at mapapansin ang kalapitan nito sa munisipyo ng bayan ng Los Baños. Ang istasyon ay orihinal na bahagi ng pagsanghan line ng Manila Railway Company na makikita sa kapanahong litrato. Makikita po naman natin ang kasalukuyang kaayusan ng dating istasyon ng tren, mula sa litratong kinuha ni Mr. Cesar Cambay na kanyang inilagay sa Google Earth. Maraming salamat po sa inyong ginawang panonood sa bahaging ito ng aming pag-aaral ukol sa matandang daan ng bakal ng Manila Pagsanghan Line. Sa susunod pong serye ng video ay atin naman pong tutuntunin ang linya ng tren magmula sa Los Baños hanggang sa Bayan ng Bae. Hanggang sa susunod na video, sana po ay samahan po ninyo kami.